May kasabihan nga, typhoon and hurricane cannot stop me from vlogging because kayo ang mahalaga sa akin. Hi guys, kamusta kayo? This is Miss Aileen. Pasensya na at medyo para akong lasing-lasing. Uminom kasi ako ng Benadryl. Yung Benadryl na ininom ko ay 25 milligram lang naman. Kasi nag-color ako ng hair pag hindi ako uminom ng antihistamine. Mangangati ang aking face. Yan, dyan, mamumula yan. Because pag nagkulay ako ng hair, nagkakaroon ako ng reaction. Pero so far, wala. Kasi nga, naunahan ko siya ng gamot. Kaya lang, ang side effect nun ay, ayan, haantok-antok si Miss Aileen. But anyhow, may kasabihan nga, typhoon and hurricane cannot stop me from vlogging. Because, kayo ang mahalaga sa akin. Today, gusto ko lang i-share sa inyo, meron akong konting challenges in my life right now. Alam ko, I don't know how to start, but nahihirapan ako, guys. DBL, gusto kong gawin pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa mag-start, magpapayat. Hindi ako nabibiro, guys. Totoo. Nakakatawa. Pero, nalulungkot lang ako kasi nung bata ako, pag sinabi ko hindi ako kakain, gusto ko magpapayat, ang bilis yung mind ko talaga, hindi ko kontra yan. Pero ngayon, yung katawan ko nga kumukontra kasi hindi naman ako makapag alam nyo na, pag may edad na, hindi ako makapag-exercise ng tunay na pupunta yun sa gym, yung ganun. Hindi ko na kaya yun eh, kasi nga meron akong knee condition. Malapit na ako magpa-knee replacement surgery. Doon sa mga nagtatanong, bakit ka nagkaroon yan? Hindi ko rin po alam. ito ba ay genetics? O ito ba ay... Pero sabi ng husband ko, siguro nung araw wala akong magandang nutrition nang lumalaki ako. Kaya yung buto ko madaling nagka-problema. Kasi nung bata pa ako eh, alam nyo, syempre nasa lugar lang tayo ng sabihin na natin mahihirap sa squatter area. Tapos yung mga ulam na pinapakain sa atin ng magulang natin, siguro hindi na-achieve o hindi sapat para magkaroon ng healthy body. Kaya ayun, ngayon meron akong problema sa knees because of that. Siguro sama-sama na, pati na rin siguro yung genetics daw. Kasi hindi ko alam, hindi ko matitrace at hindi ko masusure sa inyo yun because I'm an adopted child. Wala akong kapatid. Hindi ko matanong sa kung kanino man na ganun ba yung pamilya natin. Kasi nga, because I'm an adopted child. Kalungkot, pero what can we do? Tanggapin na lang natin yun because kung wala naman yung nag-adopt sa akin, di walang Miss Aileen ngayon, diba? Kaya, always be grateful and be thankful kahit pa paano. Nandito tayo sa mundong ito kasama ang mga loved ones natin at ang importante sa lahat, maligaya tayo sa buhay. So, today, yung nga sinasabi ko sa inyo, challenges ko, lagi ko sinasabi, last na to, hindi na ako kakain ng marami. Pero, once nakita ko na yung food, nagkakaroon ako ng, kasi I'm an emotional eater, kumbaga. Emotional eater, tapos pag nakita ko yung pagkain, talagang I can't
exorcist. Kakainin ko talaga yan. Parang, kayo lang kakain, ako hindi. Kakain ako. Wawa naman. Tinan mo nga yan. Namimilog ng bonggang-bongga. Pero guys, sana lang ano, makasimulan ko na talaga. Minsan nainis ako sa sarili ko, like kagabi. Sabi ko, hindi na ako kakain, pero parang nag-crave ako, kumain ako ng lumpiang, egg rolls, Shanghai. Parang kin-rave ko, so na, since meron naman sa freezer, sige, teka, makapagluto. Ngayon, kumain ako ng marami. Hindi naman marami, pero syempre, dapat kung maiwasan, wag na eh. Pero, wala, kain pa rin. Pero promise ko talaga sa sarili ko, malapit na yan. Kasi kailangan, ganito yan guys. Mind, body, and soul. Yan, tatlong yan. Dapat magkakasanibwersa, kumbaga. Kailangan lahat silang tatlo ay iisang barangay. Hindi pwedeng mind and body. Eh, yung soul hindi pumapayag. You cannot make it. Kailangan talagang synchronize ang lahat. Especially yung body mo, yung cravings dapat mawala, yung sa mga sweets dapat mawala yan. Itakwil natin yan. Oh Lord. Diyos ko. Bakit? Dati nakakainom ako ng coffee kahit walang creamer, kahit walang sugar. I'm okay. I'm good. Ngayon parang hindi ako mapalagay. Tapos nakikita ko sa ref, meron namang ano, creamer. Paborito ko yung creamer na yun. Kaya yun guys, naku, namimilog ako. Taba-taba ako na. Sabi pa naman ng doktor sa akin, magpapayat daw ako because para dun sa aking future, malapit ng knee replacement surgery, kailangan ko magpapayat para madala ko yung katawan ko ng mas malight, mas magaan, at hindi mahihirapan ang tuhod ko sa pag... Kasi weight-bearing yan eh. Kumbaga, kung gaano ka kabigat, ang tuhod mo ang nagdadala sa'yo. Noong araw, hindi ko ina-appreciate yung... Ano ba ginagawa ng tuhod sa akin? Parang ganun. Hindi ko nga napapansin yung tuhod na yan ay mahalaga pala. Pero ngayon, kung wala yung tuhod na yan, di tayo makakalakad, di tayo makakatayo, di tayo makakastep. Kaya importante, importante yan. Take your vitamins. Yung mga, sa Pilipinas, yung ininom kong vitamins para sa bones. Caltrate, yun. Kaso dito yung Caltrate, ang lalaki, parang horse pills. So, ayan, naghanap ako ng ibang ng substitute. Nagpapahanap ako yung mika ng mga gummy bear ng mga vitamins para sa akin because hindi ko talaga malulun guys, promise, hindi arte-arte, hindi ako makalulun ng tableta, lalo pagka malalaki yung tablets. Naku, amagin tayo. Eh, hindi ko malululun yan. Minsan tinry ko. Naku, nagpara dito. I don't know why. Pag uminom ako, tapos natitense ako, lalong nag-constrict yung lalamunan ko. Nabahapara talaga. Nararamdaman ko, maandar dito. I hate it, but meron akong something about it. So, ayun. I hope, makakuha ako ng mga vitamins, ng mga gummies. Parang sa ganun, hindi ako hirap, hindi ako mahirapan na maglagok, mag-take ng mga gamot na yan. Dahil kapag malalaki yung pills, ay nako, wala tayong pag-asa dyan. Hindi talaga. Guys, maswerte yung mga tao na sila, yung tipong kahit malalaki, yung ibang friends ko dati, kinakain yung buto ng santol. Oh my God. Ang laki nun, sa bagay, madulas naman yung papasok.
Pero, oh my God, unnecessary. Ba't kailangan mo lulunin yun? Wala naman sustansya yun. Yung nasanay sila sa mga malalaking ganun. Ako, hindi eh. Na-trauma kasi ako nung maliit ako. Nakalunok ako ng Vicks candy, yung triangle na candy. Simula noon, yung iinom ako ng anything na vitamins na medyo malaki. Ayan, nandiyan na. Simula na aking kalbaryo at problema. Hindi ko mainom yan. Alam nyo ba, ginagawa ko pa. Didik-dik ko ng pinong-pinong-pino ang mga gamot. Tapos tsaka ako ilalagay sa yogurt at iinumin ko. Mapait pa rin. Pero, kailangan talagang magpapayat. Kahit ano pang daldal ko dito. Ako lang ang makakagawa nito. Walang pwede tumulong sa sarili ko, kundi ako lang talaga, guys. I'm very, very emotional eater. Malungkot, masaya, ma-depress. Food is my comfort. My soul is happy. Pag kumain na ako ng marami. Actually, hindi man ako nakakakain nun yung marami. Pero, gusto ko yan, gusto ko yun, gusto ko... Kumbaga, gusto ko matikman lahat. Pero, hindi ko naman kayang ubusin. Sabi nga na nanay ko, takaw mata. Gusto yun, gusto yan. Pero, pag nandiyan na yung pagkain, hindi naman maubos-ubos. But anyhow, gusto ko lang i-share yan sa inyo, yung aking mga challenges in life, especially yung pagpapapayat, yung food. Ang daling sabihin yan, madali din gawin ng taong malakas yung pamigil, pero ako, medyo nagkakaproblema ako dun. Siguro hintay lang ako ng tamang timing, tapos sisiguraduhin kung makapagpapayat ako ulit. And I'm gonna start my ketogenic diet once more. So guys, yun lang for now. And thank you sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsama sa akin, at ang aking mga hinaing sa aking kalooban ay na-share ko na sa inyo. Yung iba, parang sabi, arte naman, payat ka naman. Hindi guys, mataba, promise. Kita nyo nga yung mukhang yun. Show pa pa more. So guys, that's all for now. Thank you so much and hope to see you on my YouTube channel here. Be silent forever. Bye for now. Love ya.